Mga kapatid sa Islam at sa lahat ng sino mang nanonood ngayon sa video ito. Ano ba ang sasabihin natin? Mabuhay, congratulations, at sorry na lang at magtiis sa mga hindi nanalo. Kahapon po nagkaroon tayo ng halalan, 2022. Hindi natin maiwasan, may nananalo at may matatalo. Ito kasi talaga ang buhay eh. Hindi natin makuha kung ano yung gusto natin. May kasabihan ng mga Arabo, laysa kullu ma yuriduhu almar yudrikuhu. Hindi kung ano ang lahat ng gusto ng tao ay makukuha niya. So yun nga, kinukongratulate natin kung sino yung mga nanalo, sa anumang posisyon nandoon ka. At ganun din po kung sino yung mga natalo, magsabar na lang po tayo o magtiis. Isipin po natin na ang buhay ay ganyan talaga. Kung may lungkot, may saya. At kung may ginhawa, ganun din ay may mga pighati sa buhay. Pero alam niyo po ang pinaka-importante. Yung ginawa mo yung sayo. Halimbawa, sasabihin ko to doon sa mga natalo. Doon sa mga natalo, isipin niyo yung intention niyo na para magserbisyo sa bayan, para sa pagbabago, kaundlaran. Inshallah kung totoo yan, nasa puso niya yan, bibigyan kayo ng Allah ng gantimpala. Gantimpala dahil ang Islam po ay kung ano yung nasa mabuting intention natin. At kung hindi kayo natalo, kung hindi naman kayo nanalo, importante po ay yung intention niyo ay mabuti para maglingkod ng serbisyo sa bayan. At kung hindi ipinagkaloob ng Allah, at the end of the day, our aim in our goal is to please Allah, to gain the reward in the day hereafter, at hindi yung mundong ito. Sasabihin ko naman po ito doon sa mga tao na sila ay mga nanalo. Yung mga nanalo, alalahanin niyo po na itong ibinigay sa inyo na posisyon bilang tiwala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pananagutan. Una, pananagutan ninyo ito sa Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano kayo katotoo para magserbisyo at ibibigay nyo ang tiwala na ipinagkatiwala sa inyo. Pangalawa, tiwala ito at karapatan ng taong bayan at ng inyong lugar na kayo ay tunay na magserbisyo. Dahil kung hindi po, kung kabaliktaran, katakutan ninyo ang parusa sa araw ng paghukom dahil ang bawat isa ay lilitisin sa anumang ipinagkatiwala sa kanya na hindi niya nagampanan. Doon po sa mga kamag-anak ko, mga Muslim, Kristiyano ka man o kahit sino man tayo, importante po ginawa natin kung ano yung ang dapat sa atin. Na hindi nga tayo na success, pero maari nag-success tayo sa Allah dahil sa ating good intention. Sa nanalo, congratulations, and at the same time, be aware that Allah subhanahu wa ta'ala will judge you, will judge us, each and every one of us, in the day of judgment. So we are accountable of every single deed that we have done. Remember that the position that Allah has bestowed on you is only a trust. So you have to fulfill the covenant that you made to serve the people for the sake of God and also for the betterment of the country. So maraming salamat po at hindi natin maiwasan. Nandiyan ang lungkot, nandiyan ang saya. Pero kahit papaano po ay alhamdulillah, sana kung sino yung mga nanalo, gampanan nila ang totoong posisyon na tiwala na ipinagkatiwala sa kanila. Sa mga hindi nanalo, magtiis po tayo, magsabar po tayo dahil ito, apaborito ko itong kasabihan ng mga Maranao. Tubadiwan suranun na asar ka pimbitakan, lumalan sa tadman na di kurang panasadar. Ibig sabihin nun ay, importante ginawa mo yung sayo, di ba? At kung ito ay hindi mo nagampanan o hindi ka na success, okay lang yun. Kasi kahit papaano, you have done your part. Alam natin, hindi mahuhulog ang isang dahon na yan kung hindi sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil doon sa hindi kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, naniniwala po tayo na ang lahat ng nangyayari ay kapahintulutan at kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bagat naman ang sa atin po ay magtiwala lang sa Allah,
isipin mo, dumaan sa panaginip ang anumang sama ng loob o dumanas. Alam po natin may mga area na nagkaroon ng labanan, nagkaroon ng nagkasakita ng mga tao, pero sana po ito ay parang isang bangungot lamang at huwag po natin itong seryosohin at huwag po natin ito gawing isang parang kailangan natin mag-move on. Gawin natin kailangan ito na kailangan tayo mag-move on na para tayo ay kalimutan na yon. Kasi that is past. What is past. So we cannot return back the past. We have to move on. So mga kapatid, mga kababayan, sana po ay tanggapin ng ating tagapaglika ang ating mga mabubuting gawain. At doon naman po sa mga natalo, yun ang sinasabi ko, aming simpatya sa inyo. Marahil ang pagkatalo nyo ay ito ay mabuti sa inyo dahil hindi nyo alam, at least maliit ang pananagutan ninyo. At insyaallah, alam natin ang Muslim, al-qadar bil-qada, lahat ito ay kagustuhan ng Allah. So tanggapin lang ito. It's only a matter of acceptance. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa panunod nyo. Sana po napulutan ng aral ang mga sandaling ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.